Ano pangalan mo? Jefferson. Jefferson yan po sa kapistos. Yan po. Ilang taong ka na po? 14 po. Nag-aaral ka pa? Taga saan ka? Santa Fe. Santa Fe. Si Chumabalat. Pang napansin ko yung paa mo, boy, anong nangyari dyan? Inborn po. Inborn? Ayan po mga business. Magkano po isa? 5 po. 5. Ilangin mo kung magkano lahat dyan. Ano po, pakiyaw na lang natin po yung panindihan po niya mga business para makatulong tayo sa kanya. Para makapag tapos ng pag-aaral. Sino kasama mo sa bahay mo? Mga magulang ko po, tsaka mga kapatid, tsaka mga payaw. Ilang... Tatlong pamilya po. Anong mga trabaho po ng mga magulang mo? Papa ko po, construction. Construction. Si mama mo? Sa bahay lang po. Sa bahay. Tapos ikaw lang po, ikaw lang nagahanap buhay? Hindi po. Na, ito po yung ano nyo, paninda? Yan? Oo. Yung hanap buhay nyo? Pichi-pichi po. Nagdawabos ako kaninyan. Ayan po mga business. Nag-aaral daw po siya. Grade 6. Grade 6 boy. Ano nga ulit pangalan mo? Jefferson po. Jefferson. Kakalimutin na rin ako mga business ha. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga business. Salamat po sa malagsawang suporta niyo po. Ito na po yung araw na solo vlog challenge po mga kabusiness. Ito na po yun mga kabusiness. Dito ibubuhos ko na po lahat ng aking magkakaya rito mga kabusiness. Ilang piraso? Hindi ko po alam eh. May plastic ka ba? Wala? Meron po. Ay, doon na lang pala lang. Oo, sige. Tapos, bilangin mo. Bayaran ko na lahat. Sige po. Ito, Ano po pangalan? Pangalan ko? Vlog. Ay, yung YouTube channel ko po ay ano, Kabusiness Official. Ayun po mga business. Napansin ko po siya kanina. Dito po siya pumasok sa daily po mga business. Ganun. Sipag mo naman boy. Kailangan po. Para makapagtapos no sa pag-aaral. Nakarelate din po ako dito mga kabusiness kasi dati nagtitinda rin po ako ng saging eh. Salamat na lang din po sa Panginoong Diyos na natagpuan po ako ni Kuya. Salamat po ng marami sa iyo Kuya Ate, sa inyong buong pamilya. Salamat ng marami sa inyo. Bira lang po tayo mga kabusiness hanggang dulo. Be! Gusto mo ba? Bigay natin, bigyan mo to si Bebe. Halika be! Ito! Ito ba yun? Yan po mga business, yan po ang anak buhay ni Jefferson. Yan po. Ito na po yung araw mga... Ilan niyo po, Nay? Maribi Consigna. Maribi Consigna? Ilang taon na po kayo, Nay? 54. 54. Ilan po asawa nyo? Isa lang. Isa lang? Asan po ngayon, Nay? Diyan sa Recomville, Phase 1. Ano po ngayon sa inyo? Ay, asawa ko? Opo. Matay na, 3 taon na. Ay. 2021 pa. Akala ko nagpatanggal ng tubig baga, tinubuhan, dinakayanan. Tapos? Namatay na. Namatay? Oh, ito lang aking ano, hanap buhay, magtinda ng donut. Ito po yung mga business yun po, panindihan. Hmm. Donut po. Nakaraos yun naman sa araw-araw. Tiyaga-tiyaga lang sa paghanap buhay. Opo na. Tsaka, tiwala lang po sa Panginoong Oo. Diyos. So, ilang anak niyo? Ilang apat anak na Maria. Ah, no. Puro babae po, Oo. Kasi Maria eh. Oo. Pwede pa kayo tanggal po ng pismas? Para makita po natin yung kagandahanin. Ay, maganda pala si nanay. Ayan po. Ayan po. May ano po kasi ako. Vlogger po ako, vlogger. Matagal na ka na po naghahanap buhay po, Nay? Oo, matagal na. Anong probinsya niyo po? Tanduanes. Tanduanes. Kasi relate ko rin po at ganito mga ka-business eh. Kasi ako, Nay, Bisaya ako. Pure Bisaya. Saan sa Bisaya? Sa Bisaya ako, sa Lanao del Norte. Bisaya ka? Asawa ko si Surigao. Surigao, Bisaya. Ibig sabihin na yung nakaintindi ka po ng Bisaya? Kunti lang. Kasi nung ano po Nay, nung una po kasi ganun din po yung paghahanap buhay ko. Pero yung sa akin naman ay pagtitinda po ng mga saging Nay. Titinda po ako ng saging. Tapos tinda ko ng saging. Natulungan din po ako ng isang vlogger. Si Kabusiness Official. Shout out po sa iyo Kuya Ate.
Salamat din po sa inyong pagmamahal sa amin. Tsaka ngayon, naging vlogger na rin po ako ngayon, Nay. Ako pala si Nay, pangalan ko po ay Bay Papaya. Opo. So, ano kaya ang ano natin ito, Nay? Tirada para anong gusto nito, Nay, para maubos to, Nay? Pamimigay natin. Hindi mo lang mapabuno. Ha? Nay, kitindi lang ako sa bakery. Ako parang ngayon. Kumbaga, hango lang po, araw-araw. Nag-aaral po lahat ng mga anak ko, Nay? Oo. Yan na po anak buhay niyo. Wala ka na pong katuwang. Wala eh. Maliliit pa po ba anak niyo, Nay? High school at saka ano, senior high. Senior. Si, sa loob po ng bahay niyo, kayo lang po. Mga anak niyo pong apat na sa M. Puro apat na Maria. Maria, yan po. Saan po mga ka-business, no? Lumalaban din po si nanay sa hirap ng buhay, sa pagtsatsaga, tsaka higit sa lahat pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yan po ang hindi po natin pwedeng alisin sa ating buhay. Kasi hindi natin kayang mag-isa mga ka-business. Kung sa atin lang po tayo manghawak sa ating sarili, hindi natin kaya. Opo. Kasi yung kakayahan po natin mga ka-business, may hangganan eh. Nagkakaroon tayo ng sakit. Di ba po, Nay? Bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Opo. Kaya dyan po tayo huhugot ng lakas sa Panginoong Diyos. Dyan natin ibubuhos lahat ng ating magagawa. Makasunod tayo sa kanyang kalooban. So, ganito, Nay. Ano kaya ang maganda nito na yung ano natin ay para maubos to, Nay? Gano'n ka ng mga sukot niya na pwedeng pakyawin na to. Sino magpapakyaw, Nay? Kung sino kilala mo. Tumatawa pa si nanay. At least kahit papaano mga ka-business na pats na pagagaan ko natin yung, yung damdamit. Lipsan ang pagod. Opo. So ganito, Nay. Payag ka ba na pakyawin ko yan tapos ipamimigay natin? Oo, oh, sige. Tapos wala naman. Hindi na ako mapagod. Wala naman akong pera, Nay. Hindi. Napabuno ako sa bakery. Mabuti ko sarili ko, inay. Kitit lang ako eh. Hindi ko sariling business. Hindi po, joke mga ka-business. Tumatawa talaga siya. Ang gabi mga kaagapay, mga ka-business. Ayan, muli na naman tayong gagawa ng komento o reaction sa video na ginawa po ni Bay Papaya. Ito po yung challenge po sa kanila na solo vlogger. And yan po yung entry ni Bay Papaya. Then, unang-una doon po sa isang dalawa po ang nakita niyang tinulungan niya, yung bata na naglalako or nagtitinda ng pichi-pichi. Pangalawa, yung matandang naglalako din po ng donut. Okay. So, doon lang sa bata, talaga namang deserving din po mabigyan ng tulong yung bata at talagang nakakamangha at saka nakakatuwa yung bata kasi sa edad niya sa ganyang edad niya na dapat karamihan ng mga bata na ganyan yung edad ay naglalaro lamang, hindi na tumutulong sa mga magulang, pero nakakatuwa kasi nga sa ganyang edad niya ay natututo na siya mag-business. Sabi nga niya, ang gusto niyang makuhang kurso, kahit gusto niya maging pulis, pero dahil nga sa kanyang, doon sa isang paan niya, na para magkaibas yung paan niya, namamagay yung isa. So, kahit gusto niyang magpulis, hindi naman daw pwede kasi yung paan niya. Eh, pangalawang option niya po na gusto niyang matapos, yung mag-business na lang daw. So, para sa akin, parang tugma din yung gusto niyang makuha kasi nga sa ngayon magagamit niya yung talento niya ngayon o yung kakayanan niya ngayon sa kanyang gustong kunin na kurso kasi nga naglalako nga siya ng pichi-pichi. So isa din po sa na napansin ko or nakita ko na gusto sana siyang dalhin or gusto ni Bay Papaya na isama, pasama, tingnan yung bahay ng bata. Pero tumanggi yung bata, siguro dahil nga marami sila sa bahay kasi nga parang nasabi niya na tatlong pamilya yung nakatira doon kasi nandun yung tito niya at saka ibang pamilya. Siguro nahiya lang din siya, which is nare-respeto din natin kasi siyempre isa din po yan sa natin na hindi tayo pwedeng mamilit sa mga kinakausap natin o binablog natin. Kailangan pa rin natin yung
privacy nila, di ba po? Kasi hindi natin alam, baka yun nga kasi nga marami sila doon, eh baka may ayaw magpa-vlog doon, di ba? So, mas okay na rin po yun, at least kahit papaano ay natulungan naman siya ni Bay Papaya. And doon naman kay nanay, ayan, nakita ko rin naman, deserving din tulungan si nanay kasi kahit sa ganyang edad, talagang ginagapag niya yung apat na anak niya kasi may apat daw siyang anak na puro babae, di ba? So, bihira yung mga nanay na sila yung kumakayot sa buhay. Pero yun nga, wala din siyang magagawa kasi nga, wala din siyang asawa. So, yun, talagang laban lang si nanay. Medyo nakakatuwa yung conversation nila ni Bay Papaya kasi medyo joker din po si nanay. Ayan, panoorin nyo na lang po yung kabuuang video sa channel ni Kabusiness para masaksihan nyo po yung mga dawi sila nag-uusap. Ayan. So, kay ano naman, kay Bay Papaya, siguro mako-comment ko, ayun, ay gusto ko yung style niya na nire-relate niya yung pinagdaanan niya sa mga nakakausap niya. Which is para sa akin na effective po yun kasi sa pakikipag-usap sa mga ganyang tao, lalo na yung tulad natin mga mahihirap, para makuha mo yung talagang mga hinaing nila sa buhay, yung mga gusto nilang iparating, kailangan maramdaman nila na kumbaga, pareho lang kayo ng level ng pamumuhay. Hindi nila, kumbaga, hindi nila makikita sa'yo na mataas ka or iba ka. Kasi lahat naman tayo, pag yung mga nakakausap natin, minsan, pag nakita natin na ano, yung bang parang iba yung aura niya, parang nahihiya tayong mga sumagot or mag-share ng mga kwento natin sa buhay kasi nga parang iba yung nararamdaman mo eh. Pero kapag kausap natin is parang kaibigan lang, pareho na nararamdaman mo na pareho lang kayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, di ba? Madali lang sa atin na mag-share ng mga gusto natin sabihin. Kaya maganda rin yung ginawa ni Bay Papaya. At saka maganda rin po yung lagi niyang sinasabi na sa lahat po ng ginagawa natin ay magpasalamat sa Diyos, di ba? Yan din po yung lagi natin ano sinasabi na sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos, di ba? Yun yung mga gusto kong nakita ko sa pagbablog ni Bay Papaya na kumbaga pinaparamdam niya sa kausap niya na chill ka lang nanay, chill ka lang doon sa ano na hindi, parang hindi matatakot yung kausap niya, di ba? Maganda nga yung talaga na nag-share din siya ng pinagdaanan niya. Di nakakatuwa, no? Kasi nga, kumbaga, sinasabi rin niya dun sa kausap niya na dati rin po siyang nagtitinda ng saging. Which is, dyan naman din nakilala or dyan nagsimula or dyan nakilala ni Kabusiness si Bay Papaya nung nakita nga niya na nagtitinda ng saging. So, maganda yun kasi kahit papaano, makikita rin po natin kay Bay Papaya na hindi talaga siya nakakalimot kung saan siya nanggaling, paano siya nakilala ni Kabusiness at lagi siyang nagpapasalamat sa Kabusiness family. Ayan, maganda po yun. Sa ano naman yung medyo comment natin na sabi natin na medyo para ma-improve ni Bay Papaya yung ano, kanyang pag-vlog. Minsan, medyo malikot para sa akin yung camera. Minsan, paikot-ikot. Pero, ano din po yan, pwede naman yan maalis kapag ini-edit po natin yung video. Siguro, hindi lang napansin ng, ano, ng editor. Ayan. Isa din po yan sa dapat na tinututukan ng editor yung may mga space baga na blanco na video na wala namang
nangyayaring pag-uusap, wala namang pinapakitang ano, importanteng bagay or view, dapat kinakaltas na yun, di ba? Kasi grabe din, sobrang haba yung video. Ayan. Yun lang yung ano ko doon, medyo may ko-comment ko doon sa the whole video na rin. Ayan. Na medyo sana alisin yung mga part na walang ano, kumbaga wala namang pag-uusap na nagaganap, di ba? Eh, kahit di naman tayo minsan sa haba ng video natin, minsan yung may mga ano talaga, mga blanco na hindi natin naalis. Ayan. Kasi sa totoo lang guys, napakahirap din po ang pagiging ano, editor. Masakit sa mata. Grabe. Minsan tapos nagluloading pa yung editor natin. So, yun. Diyan nakakahirap talaga na mag-edit. So, yun lang po yung masasabi ko. Ayan, gagawin pa natin ng ibang komento, reaction yung iba, mga iba pang na kasama po ni Kabusiness na tumanggap ng challenge po nila na solo vlogger. Ayan yung mga entry nila. So ngayon, nagawan ko na po si Power Ranger at si Bay Papaya. Next naman, sige, si Buknoy siguro. Ayan, or si Hintoy. So maraming salamat po. Ayan, supportahan po natin ang Kaagapay. Ayan, si Kabusiness at si Papa Densan. Kabusiness family. Ayan, sama hindi po ko na-subscribe. Subscribe po natin sila. Maraming salamat po and God bless.